Ending. But wow. Speaking of Rising, di ba, na ating pop group, no, very proud tayo sa kanila. Mm-hmm. Syempre, makakasama natin ngayon ang first one, live na live tayo with Ace Max Joker J, Jason Alpha. Hello diba? Guys, hello. Hello, welcome to Share Ko Lang. Hello po. Yan, hello, welcome to Share Ko Lang. Kasi marami talaga mga naging kumbaga achievements na itong first one. Noong November 10, 2019, sila po ang naging grand winner sa Soul Music Awards Philippines. Dance to Your Soul, dance battle in which the prize is an opportunity na mag-train po sa Korea for 4 years. And what do you know, 2023 na. 4 years na ang nagdaan natin, pag-uusapan natin ang journey ng first one. Ace, baka pwede mo naman makwento sa amin. Paano ba nagsimula? O paano ba kayo nabuo? Tapos kwento mo sa amin yung journey niyo nyo sa Korea. Actually po, yung Soul Music Awards po was our parang culminating test po. Kasi all of us have been training for like yung 3 to 4 years na before that. And then yung Soul Music Awards po was parang make or break thing siya, na parang sinabi ng company sa amin internally na pag nanalo kayo dito, you're going to debut as a boy group, and then we're going to put you in Soul Music Awards. Pero if matalo kayo dito sa yung competition na to, disbanded na kayo without debuting. And then, so thankfully wow. po, thankfully, all the hard work paid off and nag-debut po kami. And then, after po nun, na-add po sa amin si Jason, yung youngest naman namin. Mm-hmm. Siya po kasi yung parang final piece to the puzzle. Oo, yan. Ooh. So baka naman makwento na naman sa amin, no, sa isang P-pop boy group. Max, paano ba usually ang designation? Ano usually mga roles ninyo? At paano, how do you delegate everything? Of course, pagdating sa mga kanta, pagdating sa mga sayaw. Actually po, ginagawa po namin. Kasi syempre po, matagal na rin po kami magkasama. So parang alam na rin po na amin kung ano yung strength ng bawat isa. So for example po, ako po, mas more on sa kantang side po kami. Kami pong tatlo, actually. Okay. So lead vocal po siya, tas kami pong dalawa, main vocal. So yung mga melody part, mga parts po, sa amin po nilalagay. Okay. Tapos, pagdating naman po sa rap, silang tatlo naman po. Pero, si J, Jason, and Alpha. Po. Pero ngayon po, ginagawa na po namin is pure singing na po. As in, hindi na po sila masyado nag-rap para at least ma-increase po lalo yung confidence din nila pagdating sa kanta, ganyan. Mm-hmm. Para matawag na rin po namin silang singers talaga, ganun po. Tama, tama. Yeah. Siguro for me, kay Joker naman, no, ano yung pinaka-memorable na experience nyo as a group para sa'yo? Siyempre po, bukod sa mga na-perform po namin na mga concert sa this past 3 years po, siguro pinaka- memorable po sa akin yung process before kami mag-debut. Kasi at sakto po yun, nag-ECQ eh. Parang nga. Nag-debut rin po kami, kasagsagan din po ng pandemic. So yung process po nun is sobrang hirap po. Yung training namin, simula umaga hanggang gabi. Yung diet, yung hindi namin kasama yung mga parents namin. So yun yung talaga yung memorable, and I think yun po yung bumuo sa grupo namin. Ngayon naman para kay Jay, siguro sige, pwede kang uminsert ng konti dito, Jay. Para siguro dito, Jay, para sa mga una pa na nakikilala ang first one, ano ba ang klase ng music? Ano ba ang klase ng vibes or overall maasahan sa inyo ng mga listeners? Siyempre po, nung una nag-start po kami na medyo powerful po yung songs namin. But then, kung maririnig nyo po guys, kung pakikinggan nyo po yung ano namin, yung music library po namin, konti-konti po kami nagtatransition sa mga iba't iba pang side ng music, kasi po patuloy po kami nag-explore ng iba pang mga genre, ng styles. So, yun po. Okay. Para for Jason, Jason is the youngest one in the group. Okay. And Jason, you are half Korean. Tama ba? Yes po. Okay. So, kwento mo naman sa amin yung experience mo, paano ka nasali sa grupo. And sabi nga ni Ace, ikaw yung final piece na hinahanap. Final piece. Kwento mo naman yun, Jason. Actually, na-scout po ako sa isang TV program sa... Yeah. Tapos, galing po talaga akong province, and ilang beses ko na rin po to na share sa lahat ng interviews namin na I came from scratch po talaga sa talent, sa skill wise. Like, hindi po talaga ako masayaw kanta rap, so I had to learn all those skills before kami mag-debut. So it was super hard for me kasi like I had to pantayan yung level nila kasi
super professional talaga na, talaga na sila sa dancing. So parang I had to like maintain my mental health paano ma sabayan talaga sila kasi super hard po talaga. Kailan ka nakapasok? Kailan ka naging audition? Yun din 2019 din. Opo, 2019 lang. 2019 din. Pero, kumbaga, lahat sila... Experience. May experience na. Yes po, yes. Ah, wow. So, talagang kala... Hindi pa pala too late, no? Kasi ako rin ako marunong mag-rap. Hindi rin ako kumantay. Pwede pa naman. Pwede pa naman. Nakikita ka namin sa, sa mga moves mo sa pie, di ba? Di ba maikakaila? Malay mo, ma-recruit ka ngayon. Pwede. Baka pwede. Pwede mo wala matutunan. Joke lang yun. Para naman kay Alpha, no? Alpha siguro yung pinaka, siguro in a way, medyo related na rin sa question namin kay Joker, yung pinaka-memorable. Kumbaga, baka mas ma-share mo pa yung identity ng first one. Paano siya tumatatak ngayon sa mga fans ninyo? Tingin ko po, yung kaya siguro kami nagkakaroon ng tatak sa mga fans namin is because of our individual personalities. Kasi nagiging totoo lang naman kami sa harap ng fans namin. Hindi kami, like for example, nagtatago ng sarili naming personality. Talagang nilalabasan talaga namin kung sino kami. Yung masayang side namin, yung normal. Parang kumbaga, para ma-feel rin nila na approachable kami, hindi kami mahirap i-reach out. Authentic. So dahil dyan, sinabi mo iba-iba, unique personalities kayo, baka pwede mong i-share sa amin sino ba ang pinakamasayahin, pinakamatakaw? Okay. Pinakamatakaw. Ayan. Sige, Alpha. Pinakamalakas kumain. Pwede na. Pinakamalakas kumain. Mamali ka ng turo. Sino ba? Actually, Laging gutom. Ang laging gutom, ito. Ang malas kumain, ito. Ayun. Ano pinagkaiba nun? Hindi, et siya naman kasi, onti kumain, pero mayat maya. Siya naman, isang buo. Small meals. May ganas pala yun. Pwede sila mag-eating contest din. Sino naman ang pinakamasayahin, yung pag medyo pagod na ang lahat, di ba? Ito na po. Joker. The Jester. Pagod, talagang energy. Walang jet lag. Ano pa? Baka may isa ka pa. Sige, sino ang pinaka mahilig mag-shop? Emo. Emo, pwede. Emo, may drama. Pinaka may hugot. Gusto niya po kasi tahimik lang. Yeah. I mean, siya? Parang, laging nasa MV, music video. Ganun. Emotero. Emotero. Pero baka naman, Ace, baka pwede mo ma-share sa amin yun, yung mga hits ninyo tulad ng You Are The One, pati yung shout out. Ano ba yung mga kwento nun sa mga kantang yun? Well, yung You Are The One po is, of course, yun yung naging debut song po namin. Pero ang pinakatumatak po talaga, I think even sa fans would be shout out. Kasi po, just last year, ito po actually yung first ever song namin na nag-number one sa Billboard Hot Trending charts. Wow. Hot Trending list. And it enabled us to reach a milestone na parang kami po yung the only second group to have achieved that na Filipino group. Mm-hmm. So, super thankful po kami sa mga fans. Kasi yung shoutout po, very memorable song po yan. It was actually 1 year in the making. Kasi nung time po na nag-debut kami ng You Are The One, and then, dapat po noon, next na noon, shoutout. But then, nag-intensify yung lockdown. So, dahil ayaw namin masayang yung song, medyo shinelf namin muna siya. Until such a point na pwedeng mag-promote. Mm-hmm. Paglabas ng shoutout. Tinimingan ninyo. Tinimingan po namin. Pero in between that 1 year, a lot of hardships and heartbreaks. May mga ganun po nangyari, like away between the members, frustrations. Kasi po hindi kami nakaka-uwi dahil sa super lockdown nga po noon. So, yung everyday na kami magkakasama, nagkakainisan din, nagkakasawaan. So, normal naman yun. Ang dami po talagang trials, like muntik mag-disband, muntik ganito. But everything, I think, sabi nga po ni Alpha, everything added up talaga na nakadagdag siya as a strength to the group. Kasi hindi naman po, hindi kami nag-aaway pa rin ngayon. Pero kasi, dahil I think sa past experiences na yun, ngayon, we can easily like know how to resolve these things kapag nangyayari. Mas pinagtibay pa. Max, para naman sa training na like you guys... Kumbaga yung ginawa ninyo, no? Ano ba, para sa mga first time, para sa mga gusto pang matutunan, para what does it take? Ano ba yung mga usual ninyong ginagawa kapag, when you undergo training? Actually, ang ginagawa po namin, yung routine po talaga namin, umaga pa lang po kumakanta na po kami. Doon po nagsistart yung day po namin. Mga 9 a.m. po,
vocalize na po kami, tapos konting lunch, tapos tsaka konting buhat po kasi nagji-gym din po karamihan po sa amin. Kailangan maging ano pa rin eh, no? Parang importante 'yun eh, 'di ba? Yung physique po. Yes, physique. Oh. Tapos training po kami ng saya after, tapos sing and dance, ganun po. Mahirap din po kasi kailangan din po namin ano eh, maging in sync when it comes to dancing po eh. So araw-araw po namin pina-practice 'yun hanggang ngayon po ganyan. Mm. Kaya mahirap din po. Mm. Gano'ng katagal 'yun, Joker, 'di ba? Parang sabi niyo, I mean it was mentioned na medyo na timing ang kayo nung COVID eh, pandemic eh. Yes, tapos po. naka-house kayo. Gano'ng katagal? Tapos gano'n niyo, I mean what was it like during that time? Sa tagal po, talagang matagal po. Before pa po kami mag-debut, may 3 years na po nagte-training, may 4 years na po nagte-training. Tapos bukod pa po doon yung pagka-debut namin, siguro po sa sabihin na natin sa isang buwan, halos 24/7 po kami nagte-training para sa isang kanta para po hindi kami hingalin, pumiyok, tapos susunod po ulit yung bagong kanta. So parang hindi po kami tumitigil mag-training. Kumbaga kahit manawa po kami sa kantang to, discipline talaga yung kailangan para ma-achieve yung goals namin. Tsaka walang labasan ng bahay yun. Kung saan man kayo nakastay. Bahay yun, bahay. Bahay. Tapos, pero you know, what do you guys do siguro, Jay, sa mga training na yun na, syempre, kumari, may mga rest time, baka may mga kasi iba-iba kayong mga interest eh. Baka iba, mahilig mag-tumakbo o sports o kung ano man yun. Jay? Sa amin naman po, alam ko naman po may iba-iba kaming interest pagdating talaga na, kumari, may mga holidays talaga. May mga kanya-kanya po yan mga ganap. Pero pag kami mga lunch break po kami, nagkakaisa po kami sa mga mobile games po. Ah. Yeah, yun po po yung pinaka nagkakasundo. Yun na po yung parang pinakapahinga namin na lalabas sa work. Oo. Tapos after that, so babalik na lang kami sa work para ma-refresh lang ulit kami. Oo, parang, sige go. Food trip na po. Food trip. Food meron trip. Po akong memorable experience sige. Kay Jay. Kasi super tight po ng, ano, no, ng pandemic pa, ng lockdown. Tapos pinagdarasal talaga namin, sana mag-loosen na to. Oo, tapos syempre. Pinag-usapan namin, ano muna natin gagawin pag nag-loosen? Eh, nag-loosen. Sabay po kami nagpa-deliver ng shawarma talaga. Sobrang daming, sobrang daming shawarma. No. Oo, then syempre, no, at that time, no, parang, lahat talaga yung mga nawala nung gusto mo talaga mabawi, makapag-mall ka lang, makain ka sa paborito mong restaurant, parang wow, napaka laking achievement na nun, di ba? Kaya ano, food talaga is ano the best. Yeah, saka feeling nga natin, di ba, sa movies lang nangyayari yun, tapos bilang naging reality nating lahat, so nag-adjust tayo. And ngayon nga, kung may revenge travel, meron ding revenge boy revenge band face, no? Yes, Narang lahat din na, gusto ko yung food. Yung food. Gutom ka na, partner. Gutom na ako ulit, gutom na. Teka, tanong natin, kay Jason para kay Alpha. Siguro Jason, any particular moment, siguro related din, no? Para any particular moment or anything na masabi mong the best tong grupong to para sa'yo? For me, yung how we manage hard situations. Wow. Ang sweet naman. May mga personal, some of it are personal, I can't say it. Yes, pero, of course. Pero for me talaga, how we manage like hardships in life, lalo na sa pagiging hip-hop boy group talaga. Mm. Okay, para sa'yo, Alpha. Alin po yun? Ayan. Paborito mo siguro. Bakit mo gusto maging, ano, bakit talaga mahal mo itong grupong to? Po eh? Kasi... Umiyak na siya. Di po. Siguro po kasi, ano, totoo rin po kasi sila sa sarili nila eh. Talagang may chemistry na po talaga kami na to the point na may gawin lang kunyari siya. Parang mamamagnet na po kaming lahat na tara, gawin na natin yan. Kunyari, ito, kakain. Kakain na rin kami ganyan. Kaya kumbaga, ano, sobrang saya lang sa family na ganito, sa boy group na to. Kaya, ayun. Go. Last additional po. Yeah. Ano din, tapos, di ba po parang sa isang, for example, isang group, kailangan meron sila talagang mga common grounds para maging okay. Sa amin po kasi, sa amin po, we accept for who we are talaga. Tapos yun po yung parang nakakatuwa. Kasi for example, ako, mas gusto ko to, ito mas gusto niya. Pero parang masaya pa rin kami kasi kahit may difference kami, we learn how to like respect each other. Tama. Kumbaga sa basketball, may amo yan, di ba? Hindi mo na kailangan tumingin. Pasa mo lang, kahit nakapikit ka pa, makukuha na yung bola. Gusto ko yun, ha? Amo yan. Amo yan, mamaya, mag-aamo yan sila.
Oh, ano bang gusto nito? Ayan. Oh, Joker siguro to wrap it up. Joker siguro ano siguro future plans ng grupo? Anong mga ma-expect sa inyo, mga performances siguro come 2024? Ayun po, tulad po ng pinopromote po namin ngayon. Meron po kami paparating ngayon na concert this coming December 2023. Ayun, sa May 2023 pala. Yes okay. Po, sa May Teatrino Green Hills. Ito po yung first ever solo concert namin. Mm-hmm. So, makakabili po kayo ng ticket. Pumunta lang po kayo sa page namin at First One Official. Yan. Ticketnet.ph. Yan. Dito dyan yung ticket. Okay. Spell natin yung at First One. One S T O N E. Ayan. So, para sa'yo, Ace, shoutout mo naman lahat ng mga fans. Saan ba nila kayo pwede mag-follow? Hi, 41, and sa lahat po ng sumusuporta sa lahat ng P-pop groups and sa P-pop music. Maraming salamat for always being there for us and for all those na dreamers na gustong pumasok dito. Please don't stop believing and loving yung sarili nating atin kasi ito lang yung magtataguyod sa ating watawat. So, yes, see you December 20 and see you. We love you. Ayan. Okay, so maraming salamat no, kay Ace, kay Max, kay Joker, Jay, Jason, and Alpha. First One, maraming salamat. More power to you guys. Thank you po. At tama, itaguyod ang ating watawat. Yes. Thank you guys. Maraming salamat and Merry Christmas. Yes, Merry Christmas po. Thank you. Oh, quick messages lang tayo.